Hello, Hello, OG! I'm Sigrid. And I'm Darwin. Andito tayo ngayon sa General Trias Cavite. And welcome to our Spanish modern home. Tara, pasok tayo! Yung idea namin when designing this is dito na kayo magre-retire. So, parang kaya wala kaming second floor. Yung pagtawanda ka, hanggang one step lang kaya mong akyat. So, parang niready ko na. Na hindi na kayo magpapalit. Personally, the Spanish modern is... ang prefer kasi namin is sa clean lines and then with the touch of nature elements. Yun, tingin ko kasi sa, ano, sa style na yan. Is timeless siya. So, usually yung nakikita natin, modern house. So, medyo striking yung mga linya niya. Gusto namin, medyo soft lang. Kasi since, ano, this is our home, gusto namin talaga, soft lang yung dating niya. Actually, yung first na tinirhan namin after ng wedding is a two-story apartment. And then, yung place na yon parang medyo maluwag siya para sa aming tatlo. Kasama ko kasi yung mom ko sa house. And dalawa pa lang kami, wala pa kaming anak by that time. And then pandemic hit. So we built a tiny house. It's a 20 square meter in Manila. Well, nakatira kami dun sa tiny house na yon. Parang mas naisip namin na mas okay pala na... ano kayo, tamang space lang na kung baga makapag-gather kayo as a family. Nung na-experience ko na yung tiny house, yun nandun lang kung ano yung meron ka, hindi sobra, tapos may malaki kang outdoor. So, ayun yung gusto ko. Kaya kami nag-come up sa saktong spaces lang yung kailangan natin when building our dream house. Ayan. Actually, wala kaming kamag-anak here in General Trias Cavite. I'm from Quezon City and he's from Makati. This lot was offered to us ng client namin. We have a project and then sabi niya, architect, okay lang ba na part ng payment namin with the project is my lot at General Trias Cavite. In-offer niya sa amin yung lot niya. I told him na this is a great opportunity for us. Nung time na yon, medyo syempre, from Manila ka, medyo malayo talaga to. That's 2018 and then... Binisita namin yung place. So, unang napansin ko, wala pa ganong nakatira. Which is pasok sa isa sa mga criteria ko kung saan ko gusto magkaroon ng bahay. Tapos, ang ganda ng orientation niya. Parang, as an architect, ma-excite ka i-plan. So, nung sabi ko, oh, sige, go. Kasi ako yung tutol eh. Sabi ko, parang lahat, kailangan natin cash. Pero yun, masasabi mo siya na love at first sight yung salat. Ang sa amin is out of the ordinary, not necessarily unique. Pero hindi siya magbe-blend sa most of nakikita natin. Parang yun yung gusto namin ma-achieve. May nagtanong na sa amin na, ikaw ba as an architect, do you have parang character na po-portray na o pag nakita, ito design to may architect na ganito. Sa amin parang not necessary like that. So, yung each project is syempre with character din ng owner and then plus yung idea namin. We combine that and we make it parang out of the ordinary. Parang it. Si Mrs. into minimalist talaga siya. So, gusto niya yung mga, pag siya yung nag-design kasi sa amin, puro white lang. So, definitely, itong bahay is character niya. So, meron ako dito, yun lang, yung wall na blue. So, yun lang yung na-design, tsaka yung ceiling. Lahat kanya na. Nangingi siya ng part ng in-design. So, one wall. Huwag ko daw siyang pakakailaman. So, ito yung sa kanya. Nag-introduce kami dito ng bricks. Gusto namin yung bricks kasi timeless siya. Sa fence, ang objective namin is yung air
will come through the house, through that design. Kasi kung mapapansin nyo, may slatted siya sa, ano, sa bricks. And then, our walls are white, but it is lime wash. Kung mapapansin nyo siya, hindi siya ganun ka-perfect. Kumbaga, mas the imperfection itself will define the beauty. Yung ceiling namin sa living area, yung palutena and then the PVC ceiling, so we combine the two materials. Kaya wood yung ginawa namin sa breakfast nook kasi glass yung dining table. And the dining table is extendable para pag may bisita, pwede siyang magamit. So to soften the glass, we opt to put the wood. And then for our flooring, we use bamboo flooring. Yung sa dining and kitchen, dahil nga may toddler and baby kami, so yung mess meron talaga, hindi siya mawawala. So we opt to put the tiles, and then nag-border lang kami ng machuca tile. Yung kung mapapansin nyo, when you enter the house, mauna talaga yung kitchen. Kasi tiles yung sa labas, tiles din yung papasukan. And then ayaw namin sana ma-break yung living to bedroom na wood floor. Ayan siya. Our lot size is a 157 square meter. And the floor area is 80 square meter. So pagpasok mo ng bahay, sasalubungin ka ng mudroom. So gusto namin nandun lahat ng mga shoes, slippers, para lahat ng medyo maalikabok nandun lang. Very unconventional siya sa ganitong size ng bahay na unang pagpasok mo ay dining area and kitchen. Ginawa namin yon since wala naman kaming service entrance, kapag namalengke, so mudroom, tapos kitchen na. Tapos pagpasok mo, unti-unti siyang lumalaki. Yung style namin is mudroom, katamtaman na ceiling height sa dining and kitchen. Tapos pagpasok mo ng living, high ceiling siya. So, nadadaya niya na, maliit lang tong space, pero nadadaya niya through that ceiling height. Sa living area, meron din kaming day bed, which is kung saan pwedeng mag-gitara or magbasa ng libro. Tapos sa hallway, naglagay kami ng mirror para when you enter the hallway, hindi siya yung cramp na wall to. Pag when you enter the hallway, may mirror doon, so makikita mo sa likod yung living area and the kitchen pa din. And then sa master's bedroom, mostly ang gagawin mo lang naman sa bed is matulog. So parang hindi na kami masyadong naglagay ng medyo maraming spaces. And then yung nag-usap kami kung saan bang side siya ng bed. Sabi ko, doon siya sa tabi ng toilet door. Sabi niya, ayaw ko doon kung laging nakabukas yung toilet door. So, we come up na, sige, kailangan kapag na-design yung toilet door is hindi mo siya mapapansin upon entering the room. So, kaya nag-ano kami ng hidden door. So, pagpasok mo doon sa toilet, sasara din siya agad. Kumbaga, hindi maiiwan ng bukas yung toilet door. So yun, pagpasok mo doon, may shower, bathtub. Actually, yun requirements ko yun, the bathtub. Parang non-negotiable requirements. We have another two rooms. We have a boy and a girl. Noong unang design, ting-isa talaga sila ng room. Pero kasi dahil baby pa yung boy namin and then yung girl is parang lagi rin nakikitulog sa amin. So we opt to na parang play area muna yung isa. And then yung last room namin is the yung room ng mom ko. May access siya outside na nandun yung mga alaga niya. I think yung masasabi ko sa house namin, yung good investment namin is yung doors and windows. Since parang gusto namin yung passive cooling. So kailangan talaga okay yung mga windows namin. Kasama kasi doon sa non-negotiable items ko is the windows and the doors. May window kami sa high ceiling, which is operable sa switch. Yun kasi pinag-iisipan namin yan kung itutuloy ba namin. Kasi nga,
worth it ba na maglagay ng operable window doon na gagastusan mo? Parang sa amin kasi as an architect, sabi ko parang worth it naman siya kasi when the air pass through dito sa mula sa dining area, hot air rises. So talagang kailangan niya ng labasan pataas. So I think parang okay siya sa amin. Importante ano, alam nyo yung requirements nyo, space requirements. Kasi syempre medyo minsan ano tayo na may napanood tayo na ito gusto ko to, gusto ko to. Eh hindi naman yun yung character mo. Kasi sa amin kasi pag nag-design din naman kami, tinatanong namin yung client kung ano ba yung ginagawa mo everyday. Kasi hindi yung pag nakita mong maganda is hindi naman possible na pasok sa character mo. Sa akin, ang advice ko, actually, when we had this lot, hindi namin alam kung kailan namin siya mapapatayuan. Pero, at the back of our mind, someday, mapapatayuan natin. Kasi nga, we just had this project, di ba? So, yun, parang nouna, sige, kahit tiny house lang. You have a dream board, parang kailangan meron ka nun. Pag meron ka nun, you'll do everything in your power para ma-achieve mo yun. So, I think, yun nga, sa ibang gusto ding magkaroon ng ganitong house, ang ano ko is keep on going. Kayang-kaya mo yun. Parang yun. Want to share your house and get featured? Email us at stories.onlygood@gmail.com and tell us about your interesting home story. For more videos like this, subscribe to OG and be part of the community.